Yeah. Came in 17. Damn. Yo, what's up mga Kayo Cubs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. At syempre narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko simulan tong ating video na to, mga bayang kalista eh, make sure na dapat naka-like na po tayo at naka-subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. Konti na lang, 13k subscriber na po tayo. Maraming salamat po sa inyong suporta palagi dito sa ating YouTube channel. At itong gabi na to, mga bayan, ngayong gabi na to, meron lamang akong maikling video para sa mga kabayong dapat nating abangan ngayong linggo na to. Pwedeng mayamado, pwedeng madihado pa, pero itong mga to eh, tingin ko pwede nang manalo anytime kasi meron na itong mga bayan karisa. Kaya yung mga babangkitin kong kabayo, kaya kung meron kayo hawak na ballpen dyan at papel eh, maaari nyo ilista to. Para kung sakaling makita nito sa lineup na darating na buong linggo na to eh, pwede nyo sila isama sa inyong diskarte at rota, pwede nyo rin pong tayan. Tingin ko pa ang iba dito eh, baka mayamado na rin kasi talagang bistado na yung takbo. Kaya ito mga bayang kanalista, simulan na natin yung ating mga dapat abangan ngayong linggo na to. Maraming salamat po muli sa pagtambay dito sa ating YouTube channel. Kaya ito, game, full combat order. Sa ating full combat order. Itong kabayan na to, alam niyo naman to, pag malakas yung laban, talagang magaling din tumalakbo. Last run, pang-apat na to dumating ha. Meron tong magandang tinakbo kay Alison Pabilik doon sa karera nila, Elegant Lady. Tingin ko medyo malakas pa ng konti yung laban na yun, pero sanay naman lumaban sa malalakas to, kaya anytime pwede makadihado to. Di na ako magtataka kung makakalong shot bigla to si full combat order. Ganon din to si Indelible Quaker, nasasaring na Romy Mati sa 1200 meters, mga bayang kalorisa, kaya di na rin ako magtataka kung makakadihado to sa 1200 na distansya, lalo na pag konti silang tatakbo eh. Last time, tarsera to kay Trustworthy. This time ito, mababa na sa laban to, gamay ni Boji to. Nag-aabang lang ng tamang tempo to, tsaka alam ko na sa rating beast 5 to, mga bayang kalorisa, kaya anytime pwede na rin makadihado. Ito pa isang magandang abangan, mga bayang kalorisa, sa Condition Race 1920. Itong si Ayazaki na last time tarsera na kay Golden Sunrise, medyo bumalik pa to nung karera, nalagpasan na to noon eh. Panglima na to ng diretsuan pero naging tarsera pa. Medyo magaganda na yung tinatakbo. Pwedeng isunod, pwede rin iuna tong kabahan na to si Ayazaki. Magnolia Ashley to, meron na to last time. Parang nakapoto to sa segunda ni Bordel. Para tarsera to dumating, mga bayang kariste. Doon po sa karerang napanalunan nung kabayong si Himanshi. Tingin ko, Magnolia Ashley, dapat na rin nating abangan ito next na takbo. Laherta, ito, sa 1,000 meter na maiden. Pwedeng makachamba ito, lalo na pag walang ganong katulinan. Medyo mahaba na yung hiningan ito, nakakabandera na ng 1,000 ito mahigit sa mga 1,400 na distansya. Kaya magandang dihado na rin ito, lalo na pag maiksi yung karera 1,200 man or 1,000 meter, baka makachamba ito si Laherta. Pang-apat ito nakaraan kina Sartorial Elegance. Song of Silver, ito nag-aabang lang ng tamang tempo ito eh. Minsan masama tumakbo, minsan naman nasa unahan agad. Last time tarsera sa 1,000 meter ito kina Munich ha. Medyo tingin ko, konting buenas lang ito kay CL Advincula. Baka manalong dihado ito si Song of Silver. Pero hindi na rin siya madidihado. Madalas bumibenta na rin po third choice or fourth choice itong kabayan na ito. Modern Stroke to mga bayang kalista, pag medyo nag 1400 yung distansya, medyo pwede nyo na po isama sa mga diskarte at mga rota kasi puro 1000 meter lang tinatakbo nito eh. Derimating kabayo po ito, tingin ko kung hahaba pa ng konting distansya, maaari pong makachamba tong kabayo na to si Modern Stroke. True History ito, dalang beses na nabitin to. Una, dead hit sila ni Colony Bell. Last time naman, nametahan ni Orange Bell, nakadalawa na siya ng Bell, na may nakabayong may Bell, mga bayang kalista. So tingin ko, baka di na rin madihado next time kasi bistado na rin yung takbo. Pero kung medyo malakas yung laban, ganun madidihado, pwede nyo yung sama to. Tingin ko, bilang bubulaga ito si True History. Kusing, ito maganda abangan sa 1,000 meter, wala na pang maganda yung post position. Tingin ko, baka makaraos na rin to. Medyo ginamayan lang yung CA Reyes to. Tingin ko, next time na pagtakbo nito, nakaporma sa unan to. Tingin ko, pass your paper sila rito sa kabayan na to, si Kusing. Steady Cat, ito last. Last Sunday, maganda yung tinakbo. Medyo hindi lang siya pinauna ni See You Tomorrow nung karera na yun. Pero may katulinan pala tong kabayan na to, Grey Galloper. Segunda nga po to kay See You Tomorrow. Tingin ko nag-trunk o nagbatak lang or nagpagpag lang ng kalawang kasi galing sa pahinga to. Next time baka bumenta na rin. Pwede rin namang madihado
itong kabayong si Steadicat. Speed Revolution na to, maganda yung tinakbo kahapon, medyo nasalto pa ng diretsyon to, nilabas to ni JC De La Cruz, kaya segunda lang dumating, pero kung sa balya nakadaan, tingin ko baka nakachamba to kay Sonic Clay, mga bayang kariste, 1,000 meter pa yung distansya, imported horse po ito ha, si Speed Revolution, segunda po to kahapon kay Sonic Clay. At ito yung last but not the least na napansin ko kahapon, medyo maganda yung tinakbo, magaling lang yung nakalaban, kaya tingin ko hindi na po inersa. Megan Maxine, ito pang apat to kina Winter on Fire sa 1,000 meter. Galing sa mahabang pahinga to. Medyo malakas din naman yung lalabanan nito. Tingin ko, nagpagpag lang din ang kalawang. Eh, baka next time, baka makadihado na itong kabayong si Megan Maxine. At yun po mga bayang kalarista at ang ating mga kayokops. Eh, sana po natandaan nyo or nailista nyo yung mga nabanggit ko pong kabay na to na maaari nating abangan itong linggo na to. Na sana madihado pa. Pero tingin ko iba, mayayamado na rin. Kaya siyempre, eh, nag-aasam din tayo ng mga long shot bayang karista. Kaya tingin ko, eh, itong mga to, pwedeng makachamba o mga kurso na dahan yung isama sa inyong mga discarte po, lalo na yung mga tumataya po ng exotic bets. Yun po mga bayang karista, muli, maraming salamat po sa sandaling pagtambay dito po sa ating YouTube channel. At magkita kita lamang sa susunod ko pong upload na video. Sa mga gusto pong magpag-greet at magpa-shoutout, ngayon pong buwan ng August, yung mga birthday po, ah, comment lamang po kayo sa comment section nito. Para paggawa ko po ng video bukas sa ating konting silip at giyat sa Wednesday Racing, eh, mag-greet ko po at mabati ko po yung mga gusto niyo pong pabating mag-birthdays or ipa-shoutout. Yun po, mga bayang kalista, sa comment section itong ating video. Pero, syempre, huwag natin kalimutang mag-like mga bayang kalista dito sa ating video na to. At yun po, ito po muli ang inyong lingkod, Master Lekin, na always nagsasabi sa inyo at nagpapaalala na ang karera po, eh, dapat libangan lamang dahil ito po'y tsambahan lang at tapat-tapat lang. Minsan, swerte. Minsan, malas talaga. Pero pag binagbigyan tayo siyempre ng nasa taas, huwag natin kakalimutan magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa. Kahit sa simpleng pamamaraan lamang, bayang kalarista, share your blessings po. Good luck po muli sa inyo lahat ngayong linggo. Sana magsitama po tayo buong racing this itong linggo na to. Start ng August, eh, kumbaga, makauna tayo. Stay safe everyone, bayang kalarista. God bless! Lalo na sa mga solid natin diyang mga ka... Yo, guys.